Kamusta mga tol? Medyo nagustuhan ko tong dalawang pickup ng Bulls ngayong off-season eh. Lonzo Ball ang may bayabas sa tatay at si Alex Caruso ang kambing. Kirain na natin yan. Si Lonzo Ball nakuha yan ng Bulls via sign and trade ha. 85 million for 4 years kapalit nila sa Toransky, Temple at second round pick. Si Alex Caruso naman, free agent nila ito nakuha eh. 37 million, 4 years din. Take note mga tol ha, 23 years old pa lang si Lonzo Ball. 23 pa lang eh. Mas matanda pa si Chris Duarte, yung rookie ng Pacers, 24 years old na yun eh. So bakit ba kinuha ng Bulls itong dalawang to? Tingnan muna natin mga tol kung paano nila ginamit si Ball at si Caruso doon sa preseason. So dalawang laro ha, ganito yung nakita kong pattern eh. Starter si Ball, tapos papalit mamaya-maya si Caruso mga kalahati ng first quarter. Tapos minsan, nagsasabay sila sa second quarter, pero yung isa sa kanila may iiwan. Tapos sa third quarter, parang ganun lang ulit eh. Si Ball ang umpisa, tapos mamaya sasab si Caruso sa kalahati, tapos mamaya-maya magsasabay naman sila. Diyan pa lang sa rotation na yan mga tol no, makakita mo na talaga yung pinabalak ng Bulls dito kina Ball at Caruso eh. Etong si Ball, point guard talaga yan, di ba? Si Caruso, normally kasabay si LeBron dati, pero kaya rin itong mag-point guard eh. So palaging isa sa kanila yung nasa loob para mag-point guard. Etong si Lonzo Ball, no? Matagal nang marunong na playmaker talaga to eh. Career average 6.4 assists per game. Kahit yan, no, sa mga pasa na pinapakita natin ngayon, makikita nyo talaga natural na playmaking abilities ni Lonzo Ball eh. Para sa akin, para din naman talaga sila Melo Ball to kung pumasa eh. Mas pino lang talaga yung style nito. Sipin nyo mga tol ha, rookie season ni Lonzo Ball, 7.2 assists per game. Rookie season ni LaMelo Ball, 6.1 assists per game ha. Mas mataas pa yung kay Lonzo kaysa kay LaMelo eh. Mas flashy lang din talaga tignan si LaMelo Ball eh. Pero all in all talaga eh, parehas lang halos tong dalawa sa playmaking. Yung maganda kay Lonzo Ball mga tol no, mababa yung turnovers nito eh. Last year, 2.2 turnovers per game lang yan ha. Well sabihin na natin medyo nag-iba rin yung laro ng Pelicans eh. Kasi parang minsan spot up shooter na lang siya dun eh. Pero ha, he still average 5.7 assists per game while having 2.2 turnovers per game lang ha. That's a very good 2.6 assist to turnover ratio. Highest yan sa buong Pelicans last year ha. Marunong naman talaga tong playmaker eh, simple lang tsaka matalino pa. Kumpara natin kay Kambeng, 2.8 assists per game at 1.3 turnovers per game lang. That's 2.15 assist to turnover ratio rin eh. Pero sa Lakers kasi mga tol no, padalasan si LeBron yung may hawak ng bola kasabay pa si Caruso eh. Pero Caruso still average 2.8 assists per game. Pang-apat yan sa buong Lakers team last year kahit na pang-walo siya sa minutes per game. Pero sa assist to turnover ratio, pangalawa siya sa pinakamataas sa buong Lakers team. Ang una doon si Dennis Schroeder. So kahit tingnan nyo yung mga clips na pinapakita natin, yung mga pasa ni Caruso mapapansin nyo basic-basic lang din talaga eh. Very similar sa style ni Lonzo Ball. Pero this year mga tol ha, ini-expect ko tataas talaga ang stats itong kambing na to eh, lalo na sa assist. Kasi dito sa Bulls, talagang siya yung magpo-point guard eh. Katunayan yan mga tol ha, sa preseason versus Cavs, 10 assists, 0 turnovers ha. Versus Pelicans naman, 5 assists, 0 turnovers din. Yung total niyan, 15 assists, walang natapon na sabaw kahit isa eh. Tapos sa scoring naman mga tol no, itong dalawa na to actually very unselfish na players pareho to eh. Actually reklamo ko dito dati kay Lonzo Ball, parang takot tumira to eh. Pero last year, Lonzo average 14.6 points per game. Highest niya yan sa buong karir niya ha. 41.4% naman sa field goal at 37.8% sa 3 points at 78.1% sa free throw. Lahat yan mga tol, highest niya sa buong karir niya. Naalala ko tuloy bigla no, dati ginagamit ko si NBA 2K to si Lonzo Ball, walang hindi makashoot sa free throw to eh. Paano ba naman? 41.7% sa free throw ang ogag. 41.7% ang baba eh. Pero ngayon ha, 78.1% na sa free throw. So shooting wise, yung mga tira ni Lonzo Ball, pili lang talaga eh. Pero mas tumitira na siya ngayon kasi mas kumpiyansa na eh. Malaking bagay talaga yung ginawa nila na binago yung release niya. Kaya siguro nagkaroon din ng kumpiyansa to eh. Ngayong preseason sa tatlong laro, 9 out of 17 siya sa 3 points, 53% sa 3. Mostly doon puro catch and shoot eh. Si Caruso naman last year, 6.4 points per game lang, 43.6% sa field goal, 40.1% sa 3 points at 64.5% naman sa free throw. Yung 40% sa 3 si Caruso mga tol, mataas talaga yan eh. Last year ha, si Steph Curry, 42% siya sa 3 points eh. So medyo malapit siya sa average si Steph Curry eh. Yung gusto ko talaga dito kay Kambeng mga tol, hindi talaga ito tumitira ng budget eh. Bihirang-bihira akong makita tumira ng budget to. Piling-pili talaga yung mga tira. Pag libre yan, titira yan. Pero never mo makikita tumira ng pilit to eh. Ito kasing Kambeng na to mga tol no, alam niya kasi talaga yung role niya eh. Hindi to feeling superstar. Kaya nga to sumigat eh. Yung mga 3 points nga niyan last year mga tol, kadalasan from catch and shoot lang eh. Pero this year again, ine-expect ko makikita na natin yung malapit sa 100% ng spiritual na kapangyarihan ito eh. Kung bibigyan to ng Bulls ng 25 to 30 minutes per game, baka mag-super saiyan pa yun pag pinatini-freeze si Lonzo Ball eh.
Tapos sa depensa naman, no? Wala talaga akong masabing pangit sa dalawang to eh. Two of the best perimeter defenders sa NBA ngayon. Katunayan yan mga tol ha, sa NBA 2K, kung perimeter defense lang ang pag-uusapan ha, si Lonzo Ball pang 19, si Caruso naman pang 23. So mataas talaga pareho yung perimeter defense niyan eh. At isa pa si Alex Caruso, perimeter lockdown yung archetype niya sa NBA 2K. Tapos lahat ng stats niya sa depensa, 85 pataas at sangkatutak na budget sa depensa. Kahit yun sa mga clips na pinapakita natin mga tol no, makikita nyo na kagad ang kulit talaga dumipesa niyan eh. Pag dumadayo nga kami dati tapos may inaasawa yan, buntis kagad eh, hindi makahawak ng bola eh. Si Lonzo Ball naman sa NBA 2K, yung stats niyan, parehong-pareho lang din halos lahat ng depensa ni Alex Caruso eh. Parehas lang halos talaga lahat eh. Sa totoo lang ha, kahit yan pa lang sa mga clips na pinapakita natin, tingnan nyo na lang oh. Makikita nyo naman talaga kung gaano kagaling dumipensa yan eh. Ito kasi mga pinapakita natin clips mga tol no, hindi talaga 2 highlights na makikita mo sa YouTube eh. Pero makikita mo rito kung paano siya humabol sa depensa, kung paano niya dikitan yung tao niya, kung paano siya tumulong sa depensa, yan yung mga uri ng depensa na hindi mo makikita sa box score eh. Tapos mga tol no, gusto ko yung sinabi ni DeMar DeRozan eh, sabi niya doon, mas mabilis kang tumatakbo kapag hinahabol ka ng aso. At yun yung nangyayari sa kanila ngayon eh. Dalawang asong ulol yung mahabol sa kanila eh, si Ball at si Caruso. Ay kambing nga pala to, nakakahawa kasi talaga yung sipag niyan eh. So kung susumahin natin mga tol, yung Bulls, para sila ngayon merong kambal na players na pareho yung laro, pareho ng playmaking, pareho ng depensa, pareho ng IQ, pareho may tira sa labas, ang magkaiba lang talaga yung buhok eh. Halos parehas lang talaga lahat ng bagay eh. Magkasing haba di kaya yung manun yan. At para sa akin, okay talaga to mga tol, no? Kasi yung ganyang uri ng player, yan yung magandang isabay kay DeMar DeRozan at saka kay Avril Lavigne eh. Kilalang scorers yung dalawang yon, di ba? Pero hindi sila kilalang defensive player eh. So yung meron kang dalawang playmaker na papasa doon sa mga scorer, pwede rin spot up shooter sa 3 points, at meron kang defensive player na pwedeng punuan yung pagkukulang sa depensa kung meron man eh. Sakto talaga to eh, kulang na lang dito si Raulong Yeshkel, malamang mag-champion na to no? O yan ang panghimagas na natin yun, like and subscribe, ay kambyo na yan, mukha nang mahiya.